Good morning, guys. Ayan, mapagpalang araw. Happy graduation day. Actually, continuation to ng video ko na premiere kahapon. Ayan, napakasaya ko na yung youngest daughter ko ay nag-graduate na siya ngayon. Moving up, ayan. Parang fourth year high school nung panahon, yan ang tawag noon. And then, bihira kasi ngumiti itong aking bunso. Yan ang dahilan kung bakit masyado akong natutuwa. Bihira siyang ngumiti. Masyado siyang seryoso sa buhay. Pero yung aking bunso ay bihira rin siyang pumasok sa school. Yan. Sometimes po, once out sa isang linggo or twice. Minsan naman, pag-periodical na lang. Ngunit ang lahat ay may rason. Nagkaroon kasi siya ng sakit. Ngunit sa tuwing mag-i-exam, at madalas, siya ang nag-highest. Kahit lagi siyang absent, ayan, tuwing grading period, ayan, lagi naman siyang may award ng outstanding academic performance. And guys, excited ang lahat. Yung mga parents nandito lang sa gilid. Tapos yung mga kids yun ang andun sa gitna. Ayan, after na yan, ayan, picture. Ayan, yung mga daughter ko, yung youngest. And then yung eldest. Ayan. Siya rin yung katukatulong ko dito sa YT. Yan, siya yung tagagawa ng aking thumbnail. Siya rin yung nagpo-process nung aking AdSense. Ayan, lahat ng siya yung katukatulong ko. Pag may mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan dito sa mundo ng YT, ayan, siya yung aking yung dakilang assistant na laging handa sa paggawa ng premiere. Sa una, hindi ko gamay, hindi ko alam. Ayan, siya yung gumagawa ng aking premiere. Lahat na hindi ko pa maunawaan sa mundo ng YT, siya yung aking karamay. Tapos ng graduation, ayan, very happy yung mga kids, yung mga bata, oh. Yung iba dyan, umiiyak, nag-iiyakan, nagtatawanan, ayan, nagyayakapan. nakaka-touch ng feelings. Kasi sila, nararamdaman nila yung lungkot. Siguro dahil magkakahiwa-hiwalay na sila. Magkakahiwa-hiwalay na ng school. Yung iba ata magpa-province na. Ayan. Kaya may mga iyakan dyan. May mga iyakan for sure. Nakakatuwang tingnan na sa ganung mga edad nila, ando na talaga yung pagmamahal nila. Ayan, yung aking estudyante naman, parang ayaw daw niyang umalis sa school niya. Mamimiss daw niya yung mga teachers niya. And the drama ng mga ganitong edad. Doon naman sa backstage, andon yung napansin ko, andon yung mga teachers, mga nakaupo. Mababakas mo doon sa mga mukha nila na masaya na malungkot din. Siyempre, yung mga teachers na yan, mga tao din yan, mga puso, yung mga estudyante nila, napapamahal na yan sa kanila eh. Yung iba nga dyan, parang anak na rin ang turing nila. Kaya mahirap din maging guro. Kasi andyan yung sacrifice, tapos yung pagmamahal mo na ibibigay mo rin sa mga estudyante mo na after a year, ayan, magsisialisan din naman. No, diba? Tapos mong mahalin, sisialisan. Ganun naman ang realidad ng buhay. Kaya, ayun nga, napakalaki ng respect ko sa mga teacher. Siyempre, ganun din naman kayo siguro. Diba? Yung teacher talaga yung humuhubog
sa ating mga anak. Kung mapapansin natin ngayon sa moving up, wala na yung valedictorian, first honor, second honor, wala na yung honor roll na may level. Ngayon naman, may average lang na kailangan mong maabot. And then, pag naabot mo yung ganong average, with honors ka na. Ayan. Kaya, ang dami-daming with honors. Kasi pag nakuha mo yung ganong average, kasama ka sa with honors. Hindi siya katulad dati na may valedictorian. Ayun nga, wala ngayon. Actually, yung dati naman na may ganon, maganda rin naman sa mga batang nagsusumikap. Kasi dito sa Las Piñas, ay before yon yung doon sa dalawa kong anak, may valedictorian noon. Actually, may pira yon. May gantimpala yung mayor namin dito. Actually, mga Aguilar. Pag valedictorian ka, valedictorian, first honor, lahat yon ay may pera. Lahat yon ay may may pira na pabuya. Napakalaking bagay. Ngayon, wala nang ganun. Ano na lang siya, yun na nga. With honors na lang. Kaya ang dami-daming with honors kasi, yun na nga, pag naabot mo yung average na yun, with honors ka na. Ayan, thank you for watching. Ayan, don't forget to subscribe, bell on, at sana